Humingi pa nga ng tulong si Maki dahil ayaw talaga magpagupit. Eto nga, sobrang aga talaga namin pumunta dito sa may SM Pampanga para pagupitan na si Maki. Nagmukha na talagang pugad ng ibon yung buhok niya sa sobrang kapal na. Kami nga pala yung pinakaunang customer dito. Pagkakita pa nga lang kay Maki, nakilala na siya ni Kuya na nanggugupit. Paano ba naman kasing hindi makikilala kapag ka nandito kami, talagang nagwawala siya? Alam mo yung hindi pa nag-uumpisa pero yung iyak niya para siyang kinakatay. Dito sa part na to, akala niya naglalaro lang siya tapos merong pinasuot sa kanya, medyo nagtataka na. Super saya ko talaga ng mga oras na yan kasi wala akong iintindihin na ibang customer na naghihintay kasi nga kami pa lang yung tao. Unang sinakay namin siya dito sa car chair, akala niya naglalaro kami. Akala niya siguro nasa amusement park kami. Kaso eto na, nung nakita niya si Kuya, talagang nagwala na. Diyos ko, yung anak ko, talagang eto yung pinaka-struggle namin sa kanya once a month kapag ka nagpapagupit siya. Hindi ko rin alam kung bakit ayaw niya talaga magpagupit. Hindi ko alam kung natural ba to. Ganito ba talaga yung mga bata or si Maki lang yung ganito? Nakikita pa lang talaga yung panggupit ni Kuya or yung razor, talagang nagwawala na. Eto nga, pinahawakan ko siya sa papa niya pero talagang nagwawala. Tignan niyo naman, nagpapadulas pa. At bigyan mo pa ng laruan kapag ka nakita yung razor, magwawala na naman yan. Maririnig niyo lang talaga yung iyak niya, talagang napakalakas. Gusto ko nga sanang iparinig sa inyo yung totoong boses niya kapag ka umiiyak para makita niyo kung gaano kaingay. Kaso kasi may tumutugtog na kokomelon sa mga oras na yan, baka naman makapiright pa ako. Nagtutulungan talaga namin yan kada magpapa-haircut kami kasi talagang ayaw niya. Kahit anong food or laruan pa yung ibigay mo sa kanya, talagang ganyan yung reaction niya palagi. Nakakahiya nga kay Kuya nang gugupit kasi kapag ka nandito kami, palagi niyang sinasabi malakas daw si Maki. Imagine, dalawa na kami ng papa niya tapos eto pang nanggugupit tapos minsan tinutulungan pa kami ni ate. Pero minsan apat na kami, hindi pa talaga namin makaya yung lakas niya. Pero syempre, nandun pa rin talaga yung part na parang naawa ka sa kanya kasi grabe yung iyak niya. Kulang na lang talaga, ipalong hair na lang namin siya kaysa mamroblema kami ng ganito. Hindi ko alam kung ganito ba talaga yung mga bata or si Maki lang yung ganito. Kapag ka nakikita ko nang kumakapal na yung buhok niya, talaga nanghihina na ako. Yan, nakita nyo naman, tumatawag pa siya ng tulong sa labas tapos umiiyak yan ng malakas, nakakahiya sa mga tao. Yung mga tao sa labas napapatingin na sa kanya, akala mo talaga inaano. Liban sa pagkatok sa labas, eto naghiga-higa pa dito sa may sahig. Hindi ko na rin talaga alam yung gagawin ko sa mga oras na yan. Awang-awa ako sa kanya. Tignan nyo naman yung mayakap pa sa akin, humihingi ng tulong. Pero maya-maya, ayan, parang nawala na siya ng lakas. Tignan nyo naman kung gaano ako kapawis dito. Ang lakas-lakas na ng aircon pero grabe talaga yung pawis ko. Tignan nyo hanggang sa likod. Naabot ata kami ng 30 minutes dahil lang sa gupit na to. Nakakahiya nga kasi meron nang nakapila na tatlo or apat na ata yun. Nasa labas sila. Buti na lang nung panghuli medyo napagod na si Maki kaya ayan, hindi na umiyak. Bigla talaga kami sa kanya kasi bigla siyang tumigil tas walang iyak kahit na ano. Ngayon pala inaantok na. Nakayuko lang siya tapos medyo papikit-pikit na. Hindi na talaga siya umiimik sa mga oras na yan. Medyo natakot nga ako kasi akala ko anong nangyari sa kanya. Bigla siyang tumahimik. Awang-awa talaga ako sa kanya sa mga oras na yan pero ayan, nakita ko inaantok lang pala. Diyos ko, nung natapos si Maki, talagang ang laki ng pasasalamat ko dahil nakaraos na naman kami ng isang buwan. Hanggang anong age kaya siya maggaganito yung nagwawala kapag ka nagpapagupit? Gusto nga sana namin ipagupit na lang dun sa malapit sa amin sa may Dau kaso hindi talaga kaya kasi nagwawala siya. Kaya ayun, wala talaga kaming choice kundi dalhin siya dito sa may SA. Kahit medyo malayo, talagang dinadayo namin. Katapos nga namin siyang pagupitan, eto pinalitan na namin ng damit tsaka ng shorts. Napakarami niya kasi talagang buhok-buhok. Mga oras na yan, medyo nawala na yung antok niya, medyo tumatawa na siya. Tinitignan niya pa nga si Kuya na nanggugupit. Kala niya siguro babalikan pa siya para gupitan ulit. Sa mga merong baby boy po dyan, ano pong mapapayo niyo kapag ka ganito yung mga anak ninyo kapag ka nagpapa-haircut? Nauubusan na kasi talaga kami ng technique sa kanya, hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Mabuti na nga lang, love na love niya yung papa niya, kaya ayan, talagang tumahimik na siya. Tinga kami na nagbabantay lang sa kanya, talagang napuno ng buhok. At finally, natapos na rin, eto, inayos ko na yung mga damit na ginamit niya. Buti naman, kahit nag-iyak-iyak yung bata, at least sulit kasi pogi na siya. O diba, akala mo binata na? At siya nga pala mga mare, eto kasi naka-withdraw na naman ako dito sa may Diamond Gate. Diba ang bongga, araw-araw talaga ako nakaka-withdraw. Alam nyo naman, ang paborito ko talaga dito yung color game. Dito kasi mamimili ka lang ng isang kulay at kapag lumabas yung kulay na yon ay mananalo ka na. For example, tumiya ka ng 500 pesos sa may blue tapos lumabas yung color blue, magiging 1K yung pera mo instantly. Grabe diba, sobrang bilis lang ng pera. Sa mga gustong mag-try maglaro, pwede po kayo dito mag-register. Pakikopya lang po yung referral ID na nasa screen at ibigay mga details na kailangan. Make sure lang po na tama yung referral ID ha. At bago ka naman maglaro, pwedeng-pwede ka rin dito mag-cash in kahit 100 lang pang puhunan. Dito naman, GCash number lang din yung kailangan. At kapag nanalo ka naman, pwedeng-pwede ka rin dito mag-withdraw. Syempre, pera mo yan. O siya mga mare, sa mga interesado pong maglaro, may link ako sa comment section.